Hi! Welcome to Channel F. And bago mo simulan ang pananood ng video to, please huwag mong kakalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kang updated. Ganon. And sa video to, magkakaroon naman tayo ng disclaimer na hindi po lahat makakaunawa sa video to. And at the same time, kung hindi mo feel, please mag-next video ka na lang. Bali sa video to, makikita naman ninyo sa title natin, magbabasa tayo ng mga comments and reactions. And at the same time ng mga questions ng mga kagaya kong mental health warriors. Wow! Okay, now actually kasi gumawa ako ng ilang videos. Actually, marami ako nagawang videos patungkol sa awareness ng mental health. And meron akong dalawang videos dito na maraming comments, maraming questions na gusto kong basahin pero ipagpaumanhin ninyo na hindi ko na ipapakita yung mga pangalan nila dahil kadalasan kasi sa mga kagaya kong may mga mental health problems is ayaw nilang or ayaw naming ma-identify kami ng hindi namin nalalaman. So, yun lang. So, bali, ang unang video na ginawa ko, actually, matagal na itong video to. Wait lang ha. Ayun, narinig ninyo. So, yung first video natin, ang title niyan ay ito. So, Anxiety to Anxiety. Tips sa hindi makalabas dahil sa anxiety. Now, meron tayong 146 comments dito. And gusto ko siyang basahin sa inyo. Siguro babasahin ko na lang siya, hindi siya by date. Kung baga kung ano lang yung pagkakasunod-sunod. Okay? So, ang first na sinasabi niya dito, meron din akong GAD or GAD, tapos sensation ko ay nataas ang BP ko. Pero nagpa-check up ako, wala namang nakitang problema. Napakahirap ng may anxiety disorder. Tama ka, napakahirap ng may anxiety disorder and at the same time kasi yung nararamdaman natin ng mga sintomas is parang sintomas din kasi siya ng mga ibang sakit. So napakahirap. Next, ang sabi naman niya, tama po lahat ng sinabi niyo. Gusto ko din makatulong o magbigay advice sa mga nakakaranas nito. Lahat po ng sinabi niya, tama. Harapin mo yung kinatatakutan mo at isurrender mo lahat sa Panginoon. Nang sa ganun, wala ka nang iniisip na mga negative na bagay. Kung sa tingin mo o feeling mo mamamatay ka o feeling mo may masamang mangyayari sa'yo, sabihin mo lang sa sarili mo na kung anong mangyayari, yun ay nasa puso at isip ko ang Panginoon. Promise, oras mismo, kakalma ka in Jesus' name. Amen. So, yun po yung comment nung isa nating nagbigay ng kanyang personal thoughts tungkol sa video natin. Salamat. And also, sabi din ng isa is, anxiety is a living hell. Totoo ka dyan, sis. Now, sabi din naman ng isa, oo nga, buti na lang nakakaraos ka. Sana yung ibang nakakaranas ng anxiety or depression ay makakaraos din sa pinagdadaanan nila gaya mo. Congrats sa'yo. Thank you. And para sa mga baguhan or pasimula pa lang na nakakaranas ng mga ganitong problema, huwag kayo mag-alala, makakaya nyo rin yan. And exposing yourself to your fears really help. It's hard in the beginning, but eventually you will get okay and calm. Beat the triggers by facing it yourself. Totoo yan. Dati, di ko pinapansin yung mga taong nagpo-post tungkol sa anxiety nila hanggang sa naranasan ko na. Dalawang beses ako na ospital, walang magawa yung ER kundi bigyan lang ako ng oxygen. Normal naman daw lahat except sa heart rate na sobrang bilis talaga. Kaya in-advise na magpa-ECG ako pero normal naman daw. To the point na need ko pa daw magpa-echocardiogram. Buti na lang at hindi ko itinuloy. Nung una, naguguluhan pa ako kung bakit nahihirapan akong huminga. Naninikip dibdib ko papunta sa lalamunan na parang may nakabara at inaatake sa puso. Kung minsan naman, nasusuka na. At yun na mga nagpa-second opinion ako, ibang hospital naman at doon na laman na may nervous at anxiety daw ako. Yes, tama ka dyan, sis. Hindi lahat nakakaunawa unless naranasan mo na. So, sabi din naman nila, anxiety ko po, hirap huminga.
Isip ng isip, panic attack. Di makafocus, bigla na lang mag-iisip sa isang gilid tapos sisikip ang paghinga. Nakanasan ko din po yan. And then, nag-reply yata ako. Ano bang sabi ko? Ay, hindi. Merong nag-reply doon sa message niya. Sabi naman ng isa, same tayo. Yun din yung sumunod na message. Same tayo. Uy, nawala na. Oops, sorry. Nag-alaw kayo. Eto na. Meron tayong isang basher. Sabi niya, pota, OA mo. Actually, first time ko lang magkaroon ng basher. Oo, sabihin natin OA yung kung paano ko magsalita, OA ako, eh ano naman. So, bali, hindi ko siya nireplyan. Kasi kadalasan kapag may mga nagko-comment at nagtatanong sa akin, nagre-reply talaga ako. Pero ang nireply ko lang sa kanya is ito. Ay, hindi ko ipapakita yung pangalan. Basta pinusuan ko lang yung comment niya sa akin. And then after niyan, alam ko nag-ano pa yan eh. Alam ko nag-reply pa yan sa akin na kailangan ba talagang ganun ang pagsasalita. Kagaya nga na sinabi ko, kanya-kanya tayong diskarte, kanya-kanya tayo kung paano tayo magsalita, ganito ako, ganito talaga ako. And then pinusuan ko ulit yung kanyang comment. So, first time ko lang maka-encounter ng ganung basher. And at the same time, nung una, naisip ko bakit kaya, parang napaisip akong OA ko nga ba talaga, or sadyang ganun, pero hindi ko nalang pinansin. Hindi ako nagpa-apekto sa kanya. So, sabi din ng isa, hi po, nag-suffer po ako ng anxiety and panic attack. Ang hirap kontrolin at nagta-tight po yung chest ko. Hindi ako makahinga. Na-experience ko din po yan and napakahirap po ng pakiramdam. Lalo-lalo na kapag mag-isa ka, lalo kang kakabahan. And then, alam ko, nag-reply ako sa kanya, ayan. Sabi ko, naiintindihan ko po pinagdadaanan mo. Kahit gaano kahirap, laban lang ha. Hindi ganun kadali. Kahit pa unti-unti, kakayanan natin ang laban natin. Yun po yung reply ko sa kanya. And then, sabi din ng isa, meron din po akong anxiety and itong video mo ay nakatulong sa akin to fight this anxiety. Thank you po. Lord will heal us ng lahat ng may anxiety. Pray lang po tayo. Okay. Now, alam ko, nag-reply din ako, yun. Sabi ko sa kanya, kinaya natin kahapon, kaya kakayanin pa din natin ngayon at bukas. Ingat. Okay, and then, sabi naman nung isa, takot din po akong lumabas dati. Dati rin po takot akong lumabas mag-isa. Ano-ano ang mga symptoms ng anxiety mo, kuya? Gaano katagal nagka-anxiety po? Ano, gaano katagal nagka-anxiety po kayo? Ako 1 year and 1 month na po. Di pa gumagaling. Ano po dapat ko gawin para gumaling? Pa-tips naman po. Sorry po, hindi ko po siya na-replyan. Actually, marami akong sintomas na nangamdaman. So, bali, ito lang yung sintomas sa akin. Andyan yung nagkakaroon ako ng nervyos, takot. Andyan yung ayokong lumabas, ayokong mapahalo sa maraming tao, makarinig lang ako ng konting ingay, masamang balita, nagpa-panic attack na ako. And at the same time, ayokong lumabas and gusto ko lagi nasa loob lang ako ng bahay. So yun, iyon yung mga sintomas ko. Magkakaiba po tayo ng sintomas, so kung ano po yung diagnose sa akin, maaring ganun din yung sa inyo, maaring iba. Okay, now, sabi naman dito, nakakaranas din po ako ngayon ng anxiety. Napakahirap po talaga. Tama ka dyan, mahirap. Kailangan ba talagang ganyan magsalita? O yun, ito na yung nag-reply siya sa akin. Hindi pala siya nakatread. Magkaibang reply pala yung ginawa niya. So ito yung nag-bash sa akin na pota o pota, sabi niya. Hindi puta, kundi pota. O emo. And then ito yung kasunod niya. Kailangan ba talagang ganyan magsalita? And then pinusuan ko na lang dahil ayoko siyang pansinin. Ayoko magpa-apekto sa kanya. And then, ang hirap na, sabi nung isa. Sabi niya, na-feel niyo rin po ba yung may bigla na lang nakabog or tumatalon sa dibdib na nagkukos ng panic attack? Yes po. Naranasan ko po yan ng maraming beses. Actually, up until now, naranasan ko pa rin yan, pero manageable na siya. Salamat, sir, sa pagbibigay ng tips. You're welcome po. Good day to you. Bago lang ako nakapanood ng YouTube mo. Pwede ko ba malaman kung ano
gamot ang iniinom mo para sa anxiety. Lahat kasi nararamdaman ko yan. Lalo na ngayong may COVID, nahihirapan akong lumabas. Madami akong takot. Please help me. Actually, kapag may nagtatanong sa akin kung ano yung gamot na ginagamit ko, hindi po ako nagbibigay. Hindi ko po sinasabi kung ano yung gamot na iniinom ko. Dahil unang-una, hindi naman po ninyo yan mabibili ng basta-basta sa pharmacy. Kailangan po talaga ng prescriptions. And at the same time, kasi hindi naman porke ganito yung nararamdaman ninyong sintomas na same doon sa nararamdaman ng mga may anxiety or panic attack, ay yun na yung sakit ninyo. Baka mayroon pa pong pinanggagalingang iba yan, kaya kailangan pong ma-check up kayo ng isang doktor. Kaya hindi pa ako nagsasabi kung ano yung gamot na iniinom ko. And then sabi naman ng isa, ganyan din po ako ngayon. Di pa rin ako maka-overcome 2 years na po. Lalo na yung pag nakakabalita ako ng mamamatay, grabe yung panic attack ko. Di pa rin ako makaalis ng walang kasama. Darating ka rin po sa point na unti-unti, makakaalis ka ng walang kasama. Tiwala lang. And then meron siyang thread na 11 replies, hindi ko nababasahin. Anxiety, panic. Ako parang lagi akong takot, tapos hindi ako confident. Tama yan, nararamdaman ko din yan dati, pero kagaya nga ng sinabi ko, kailangan mo kasing harapin kung ano man yung nagiging problema. Kasi kung patuloy mo siyang tatalikuran o tatakbuhan, paulit-ulit lang, magiging cycle lang yung magiging sistema mo. Paulit-ulit lang siya. And then, ano po yung gamot po sa anxiety? 3 months ko na po itong nangangamdaman, pasumpong-sumpong. Kagaya ng sinabi ko, hindi po ako nagsasabi ng eksaktong gamot dahil hindi nyo naman po yan mabibili ng basta-basta. Kailangan po ng prescriptions and mas maganda kung mache-check up kayo ng doktor. Okay, boss, PM mo naman sa akin yung gamot. Okay. Meron din akong God. Thanks sa video. Welcome. Para kasi natutumba palagi pag naglalakad, nakakahilo talaga. Huhuhu, di nila alam ang ganito. Tama po, maraming hindi nakakaunawa kung ano yung nararamdaman ng mga nararamdaman natin. So, kung hindi man nila nauunawan, hayaan natin sila. Kumbaga, huwag na tayong magpaka-stress pa sa kung ano yung nararamdaman ng iba na hindi naman tayo nauunawaan. Yun lang. And then, boss, ano gamot mo? Hindi ko na itutuloy basahin dahil hindi naman po ako nagbibigay kung ano yung gamot. Same din, puro gamot ang tinatanong. Okay? Yung iba, puro threads na siya. Kaya hindi ko na siya babasahin. So, move on na tayo doon sa isang video naman. Ang title nitong video ito ay... Dali lang. Okay. Yun. Ang title ng video to ay, ayan. Ay, hindi kita. O, basa-basahin ko na lang. Depression, anxiety, at panic attack. Nasa isip nga lang ba ito? Mga dapat gawin. Ayan. So, ito po yung mga comment ng mga tao. Actually, 19 comments lang ito. Thank you, it helps. You're welcome po. And sabi naman ng isa, sana ma-share mo sa vlog mo yung on process na gamutan sa'yo para may idea kami hanggang totally na gumaling. Thank you. So yung proseso kasi unang-una, kailangan willing kang magpa-check up sa doktor. Kasi kadalasan sa mga nakakaramdam ng ganito, ayaw nilang pumunta ng doktor dahil hindi ko lang maintindihan. Siguro iba yung perception nila, iba yung kanilang paniniwala na eh, hewan ko, basta kailangan willing kang pumunta sa doktor at magpa-tulong or humingi ng tulong, and then after that, doon ka mag-i-start. Kapag na-i-process mo na kung sa sarili mo na oo, kailangan ko humingi ng tulong sa doktor, kailangan ko humingi ng tulong sa mga kasama ko sa bahay, then doon mag-i-start. Hindi mo na kailangan na ano ba yung next step, kasi sunod-sunod na yan. Pagpunta mo ng doktor, andyan na bibigyan ka ng gamot, bibigyan ka ng appointment kung kailan ka babalik. So, sunod-sunod na yon. And then, parehong-pareho tayo ng karanasan. Hirap, no? Sabi naman nung isa, siya din yung nagtatanong kung paano daw yung proseso. Thank you for sharing your story. I know gagaling tayo basta nakasuporta sa atin ng mga taong need natin. Tama po. Lumayo po tayo sa mga trigger natin. And at the same time, kung sino po yung sa tingin natin nagiging comfort zone natin, then sa kanila po tayo kumapit at kumuha ng lakas.
And then, sabi naman ng isa, wow, hindi ko siya nag-react, hindi rin ako nag-reply. Pero may thread sa kanya, napakahirap talaga ng may anxiety. Sana tulad mo, gumaling na rin ako. Actually, hindi pa rin naman ako totally magaling. Pero yun nga lang, namamanage ko siya dahil nga, siguro dahil gusto ko talagang ma-achieve yung pinakadulo sa finish line na talagang masasabi kong magaling na ako. So, huwag kang mag-alala, babalik ka rin, gagaling ka din. Okay? Oops, no. Ayan, naputol po tayo, sorry. So, continue tayo. Sabi naman ng isa, big hug done. Payakap back naman po. Okay? Virtual hug sa'yo. And then, alam, okay, sabi naman po nung isa, salamat po sa vlog niyo. Tumibay po ako. Meron din po ako GERD o GERD. Ano ba yung tawag? GERD? Anxiety yata. Di pa ako sure. Basta may panic attack ako po. Okay? And sabi ng isa, gagaling pa ba ako? 3 years na po akong ganito. Oo naman po, gagaling ka pa. Actually, ako nga 4 years na yata or pares tayong 3 years na rin yata. And nag-reply ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, oo naman, basta lagi lang tayong positibo at tulungan natin ang sarili natin. Kakayanin natin yan, mate. Ayan. And then, sabi naman nung isa, nakakaranas din po ako ng nanganasan mo. Ang hirap talaga labanan. Dito ako sa Saudi, walang karamay. Actually, yun, mahirap talaga yun, lalo-lalo na kapag malayo ka sa pamilya mo, tapos nasa ibang bansa ka pa, mahirap talaga. So, siguro kailangan bigyan mo ng oras yung sarili mo para, paano ba? Siguro lagi mo nalang tawagan or kausapin yung sa Pilipinas kapag halimbawang off mo or wala kang ginagawa or di kaya naman libangin mo yung sarili mo, maging busy ka. Or halimbawa kapag day off mo, try mong lumabas. Kung meron mang mga common areas dyan ng mga Filipino, then try mong pumunta doon para at least malibang mo yung sarili mo, makalimutan mo kung ano man yung ang tawag nito, kung ano man yung nararamdaman mo. Kumbaga, bigyan, i-divert mo na lang sa ibang bagay muna para at least mga kahit pa paano magiging okay ka. And actually, alam ko mga Pilipino, matatapang tayo, kaya kakayanin natin yan. Sorry lang guys ha, kasi nakatagilid kayo. So, i-ano ko lang ha, i-ayos ko lang kayo. Ayan, gagalaw lang kayo ng konti. There you go. Okay, yan. Sabi naman nung isa, yan din sinasabi nila sa akin, ako lang daw makakagamot. Napakahirap talaga. Napakahirap naman po talaga. Kasi lalong-lalo na kung yung mga tao sa paligid natin ay hindi nakakaunawa kung ano man yung nararamdaman natin. Kumbaga, pag nagsabi tayo sa kanila, hindi nila kayang unawain, hindi nila kayang intindihin na parang naging kasalanan mo pa kung bakit ka nagkaganon. Ayan, sabi naman dun sa thread niya, dati akala ko ako lang may ganito, pero nalaman ko na marami palang nakakaranas ng panic attack. Yung iba, hindi nila naiintindihan, akala nila baliw ka na talaga. Hindi nila alam yung hirap ng pinagdadaanan. Hanggang ngayon, di pa din ako lumalabas ng bahay, pero mas okay na ko ngayon. Malaking tulong yung nakakapanood ng kagaya sa'yo, nakakalabas ng loob. Salamat and God bless. So, yun, tama nga. Hindi naman kasi lahat nakakaintindi, hindi lahat nakakaunawa. So, kung hindi nila naunawaan, then wag natin silang pilitin. And sabi ko naman sa kanya, you're welcome po. Kung hindi man tayo maintindihan ng iba, mas maganda na tayo na lang ang umintindi sa kanila. Laban lang tayo. Dadating din yung time na matututunan din natin. I-handle ng maayos ang situation natin. Yun yung reply ko sa kanya. And then, sabi niya, PWD stroke here. Sumusuporta sa kapwa PWD vlogger. Newbie YouTuber lang po ako. So, yun. So, yun lang yung end ng mga comments. Actually, hindi ko na binasa halos lahat kasi yung iba kasi paulit-ulit yung tanong lang ng tanong kung ano yung gamot na iniinom. And at the same time, yung iba naman kasi hindi siya related doon sa video. Kasi ito yung mga kadalasan na mga co-YouTuber natin na minsan nagpapasupport sa isa't isa. So kaya hindi ko na siya binasa lahat.
Actually, hindi lang yan yung video natin tungkol sa awareness ng mental health. Madami pa. Pero yun lang kasi yung may mga malalaking views nakuha natin. And then, yun na nga. Tapos na yung pagbabasa natin ng comment, ng mga suggestions, ng mga questions ninyo. Kung meron pa po kayong gustong gawin or kung meron pa kayong suggestions or comments or kung ano man ang gusto ninyong sabihin, please i-comment nyo lang dyan sa baba. And binabasa ko po yan. Lahat po ng mga comments na sinasabi ninyo, binabasa ko po yan at nagre-react po ako. Lagi po ako nag-heart. Kung hindi man, nagre-reply po talaga ako. And then, yun, laban lang. Lalong-lalo na ngayon, meron tayong kinakaharap na problema, yung COVID-19. So, mas lalong tumaas yung cases ng mga mental health problems. So, laban lang tayo. So, kagaya nga na sinabi nyo, kung hindi tayo maunawaan ng iba, hayaan natin sila. Tayo-tayo lang din yung magtutulungan. Actually, kagaya nga nung sinabi nung isa kanina na hindi niya alam na marami palang nagsasuffer. Yes, tama po. Marami po tayo nagsasuffer. Kaya tayo-tayo din ang magtutulungan. So, yun lang guys. And para sa mga kagaya kong mental health warriors, lagi lang tayo mag-iingat. Kung kinakailangan na lagi tayo nasa bahay ngayon dahil sa pandemic, stay na lang tayo sa bahay at huwag nating kakalimutan lagi gawin yung mga safety precautions like pagsusot ng mask kapag lalabas, paghuhugas ng kamay, pagligo, pag-sanitize ng mga bagay-bagay para hindi tayo maapektuhan ng pandemic. So yun lang guys, hanggang sa muli. Bye-bye!